Isa sa mainit na usapin ngayon sa bansa ay ang pagsasabatas ng anti-terror law o ang mas pinalawig na bersyon ng Human Security Act of 2007 na nirebisa ng Kongreso sa layong mas magkaroon ng pangil ang batas laban sa terorismo. Umani ito ng batikos mula sa mga kritiko. Punto nila, maaari manong abusuhin ang mga tagapagpatupad ng batas ang mga probisyon ng anti-terror law. Ilang linggo matapos maisabatas ang anti-terror law, sunod-sunod ang naging pagpaslang sa mga kilalang mga aktivista gaya ni Randy Echanis, peace consultant ng National Democratic Front of the Philippines, at ni Zara Alvarez, isang aktivistang nakilala sa matapang itong pagsulong sa karapatan ng mga magsasaka. Mariing kinundina ng ilang international human rights group ang pagkakapaslang sa dalawang personalidad na kanilang iniuugnay sa pagkakapasa ng bagong anti-terror law. Paglilinaw naman ng pamahalaan, di siguruhin itong hindi maging kasangkapan ang batas upang magapi ang mga kritiko. Sa halip, magsisilbi itong proteksyon sa mga sibilyan na hanggang sa ngayon, nasa sa ilalim pa rin sa banta ng terorismo. Sir, sa tingin mo ba naging hugot ng mga nag-upos ng anti-terror bill yung kagaya na sinabi nyo na there were abuses in the past? Ang palagay ko, matatalino naman yung nasa Kongreso. Okay. No, kaya nagawa yung anti-terror bill na yan, which kailangan talaga natin. Okay. Yung nag-upos, of course, mayroong mga ideas yan na ino-upos nila yan. Pero tingnan mo naman, majority ng ating nandyan sa Congress at saka sa Senate, nag-yes naman sa terror bill, anti-terror bill. Kami naman, it will really help us, yung aming counterinsurgency program. It will become a very good tool. What is the assurance? We'll just implement it. As I've said, professional na kami ngayon. We abide by the international humanitarian law, okay. Law of armed conflict. Okay. No, yan yung assurance namin sa mga tao. Mm-hmm. No, your army, your AFP is a very professional organization. No, it's not like before. Okay. You're saying before martial law? Oo, okay. Not like before. The anti-terror bill, it will really help us, no? We in the uniform service to really, it will add up dun sa aming tool to really end or not necessarily to at least put them in a insignificant level. Marami kasi nagtatanong dyan, masyadong maingay mga kakaliwa. Paano yung mga Muslim extremist, hindi siya masyadong nag-iingay. So itong anti-terror bill, mga terorista ito, pero teroristang Abu Sayyaf, teroristang NPA sa Mindanao, ano ang mas kakagatin nito? Pasalamat tayo kay Presidente, meron na tayong very successful yung ating BOL, no? Okay. Yung BARN. Okay. Nakakausap na natin yung ating mga brother MILF ngayon. Okay. No? Like for instance, si Commander Bravo, dati hindi ko namimit yan dati. Commander Bravo is in Lanao. Okay. Even chairman. Kausap na kayo? Nag-handshake na kayo? Nag-apira na kami. Dati yung kalaban, nagpapatayan kayo? It is indications na meron tayong may nagawa. Okay. No. Ngayon, doon sa kabilang panig naman, yung mga MPA, sana pakiusap namin, we pray that tulungan na natin, magbago na sila. Kasi kung may idea sila na kontra rin, pero sabi ko nga, ulitin ko, yung nagpasa naman ng bill na yan, okay. Lalo-lalo na yung Congress natin, yung Senate natin, uh-huh. Palagay ko, mayroon silang magagandang wisdom na okay. Naiisip na para sa ating bayan. Issue 1-on-1.